Hello everyone! Guys, nandito ako sa aking garden at ako ay magtatanim ng mga magagandang bulaklak. So ito, mayroon ako ditong roses na palibutan ko siya ng mga colorful na bulaklak. So mayroon tayo ditong pot na may yellow, may dark yellow, may light yellow, may white. Tapos lalagyan ko pa siya ng ito, yung may violet at saka may red. At saka may yellow din ito, guys. Hindi pala nang lumabas yung yellow na bulaklak. Pero may yellow ito. So, three colors ito. And then, lalagyan pa natin ito ng pink. Ito. Mayroon tayo ditong pink. Ayan, tingnan nyo. So, maganda siya. Ayan, color combination ng mga flowers. So, ito ay katatanim ko pa lang. At ito ay pag medyo matagal-tagal na, mga 1 month na, ito ay tataba na sila at marami ng bulaklak. Mas marami pang bulaklak na labas, lalabas. So, napakaganda nito. Especially, marami ka ng mga ganito. So, mayroon ako dito mga nabili last time. So, dandan ko siyang ire-repot kasi pag summer, dito kami lagi nakaupo sa garden, nagigrill. So, minsan may mga bisita dito din. So, ang ganda, diba? So, after this, guys, after itanim ito, ay ako ay magtatrabaho pa dito sa garden. Maglinis tayo konti. At yung ano kasi, yung garden namin, maraming ano, mga dahon from the neighbors. Yung kahoy nila doon, hindi nila pinutol. So, napakahirap kasi almost every day may nalalagas na dahon at pumunta dito sa amin. Wala na kasi yung may-ari doon. Nasa kabilang ano na siya, buhay. So, ayan. At yung ang kasi niya na magmana doon ay every time na kinakausap namin, sinasabi niya ang mahal daw magpaputol ng kahoy. So, ayan, hinahayaan na lang nilang tumaas. So, hindi ko alam hanggang kailan ganyan. Sana maibenta nila yan at yung bumili ay maipaputol yan kasi ang hirap. Wala kaming ano, pag early morning, kahit maaraw, ay yung araw hindi makaano dito sa amin dahil mataas masyado yung kahoy. So dito sa terasa sa taas namin may ano, may init, pero dun sa baba wala. So yung ibang mga plants namin hindi siya talaga, parang hindi normal yung tubo kasi nasa shade siya ng mga kahoy. So ayan, napakahirap. Hindi naman pwedeng kaming puputol kasi sa kanila yan, eh baka balikan pa kami. So ayan, hirap lang. So ayan, so after ko sinitapos na ako, ayan, tatrabaho na ako, maglilinis na ng mga kalat ng dahon. At saka yung mga, kahit yung mga dried na steam ng kanilang ano, trees doon sa kabila ay pumunta pa dito sa amin. So, napakahirap kasi ayaw ko yung laging madumi yung garden. So, ayan. Okay lang kung mainit kasi nagpapainit ako at the same time nagtatrabaho. Pero pag malamig, ang hirap. Maghirap magtrabaho sa labas pag lamig. Yung talaga ang napakahirap. So, wala tayong magawa sa ngayon. Pero sana na kukunin nila yung mga mataas-taas na kahoy or kahit man lang bawasan nila yung malapit sa amin ano, sa amin lot, para hindi naman masyadong marami nang pupunta dito sa amin kasi hirap maglinis